Your Honor, Your Honor, ay parang hindi naman po sa maganda yung sinasabi ni ano no, ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talaga ang hinuhusugahan, eh ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador, no, eh wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, yung kaso ko, problema ko yon, yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, at ako hindi... Order, please, silence. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Dong Morales, sir. Kitang-kita yung sinong may mabuting demeanor, no? Nag-breakdown doon si Senator Jinggoy, dinuduro-duro ka na niya. mukhang nag-alboruto siya. Eh, he made it upon himself siya. Dahil you are very logically sharp sa pag-retort sa kanya. Kaso pa lang inaharap mo, you are presumed innocent. Nothing is proven yet. Sa kanya, conviction niya tatlo. Dalawa sa attempted bribery or indirect bribery, isa sa bribery, mabuti na ilusutan niya ang plunder, ang pagnanakaw ng malakiang pondo sa kabanang bayan. Would you like to expound further on that very viral video sa naganap kalat na kalat ito sa buong daigdig ngayon, lalo na sa social media? Alam niyo, sa sambayan ng Pilipino, no, humihingi po ako ng paumanhin doon sa aking pagsagot doon sa butihing senador na si Jinggoy Estrada. Ito po ay nasabi ko lamang po bilang reaksyon dun sa kanyang mga pagturan sa akin at sa kanyang pangbabalasuba sa akin. Ako po, siyempre nandun pa rin po yung ano, dahil nga kinikilala ko na siya ay hinalal ng sambayan ng Pilipino, kabilang nga po ako dun. Kaya lang po, siyempre kahit papano ay bilang tao, dumadating po sa akin yung point na parang nagsisisi ako dahil tila ako ay nabudol ng taong ito na pinagkatiwalaan ko na siyang gaganap ng mga tungkulin na naayon doon sa tinatadhana ng Article 7 sa accountability of public officials. Oo, bilang legislator. Tama. Ngayon po, doon po nga tinanong nga po niya ako doon sa sinabi niya na sabi ko daw ay hindi raw siya marunong mag-imbestiga. Eh, totoo naman po. Kasi opinion ko po yun bilang isang investigator. Tama. At tinanong niya po ako na ang sabi ko daw sa isang interview na sayang ang sweldo ng taong bayan. Eh, sabi ko naman po, opo. Eh, yun po opinion ko bilang investigator. Kasi sayang talaga yung, ano, no, yung sweldo ng taong bayan dahil hindi niya ginaganap yung talagang kanyang tungkulin. Yung kanyang pinanumpang tungkulin na itataguyod ang ating konstitusyon. Dapat, hindi gano'n, ano, kapag tayo ay humahawak ng makapangyarihang posisyon, dapat mas lalo tayong bumababa sa ating luklukan para maabot tayo ng mga tao na walang kakayahan dito sa ating lipunan. Claro. Ako'y katulad lamang ako ng isang ordinaryong tao na patuloy na humihingi ng ayuda na katulad ng ganito, no, na ako'y investigador lamang na nasasangkot sa kontrobersya na ito, na sa halip na ako ay tanungin at pagpaliwanagin patungkol po dun sa mga dokumento na yon, ay ako po ay sinisira ang aking pagkatao. Baliktad po ito, no, dun sa mga nangyayari na pagka nagsasagawa ng investigasyon. Ang dapat po kasi ini-extract yung information doon sa mga respondent o doon sa mga resource person para at least makakakuha ng magandang input. Kasi okay, pwede ka naman mag-elicit. Sabi ko nga po na hindi na po uso doon sa mga ano, no, doon sa mga iniimbestigahan na inilulubog yung ulo doon sa inodoro para lamang po makapag-extract ng information. Correct. Hindi na po uso takutan. Alam ko po, nakakatakot po yung mukha niya. Pero hindi po yung sapat na dahilan para gamitin sa akin. Ako po yung nag-aral naman. Opo. Ako po yung nakapasa sa board. At ako po naman ay naging bihasa sa pag-iimbestiga. Kaya hindi na po kailangan ng takutan. Correct. Well said, Ginong Morales. Your logic is very sharp.
your reasoning is very fundamental. Kakaya mo pong iplastar ang mga argumento ninyo na hindi po kayo nagiging emotional. Consistent po kayo dyan sa demeanor ninyo na na-observe ko personally. At mabuti naman po at sinabi ninyo dito na kailangan yung proper investigation, hindi yung tinitira ang mensahero. You don't shoot down the messenger. You address the message and facilitate the message rather than focus on the messenger. Correct point of view yan, Ginoong Morales, sa isang investigador o sa isang mambabatas na gumagawa ng investigation in aid of legislation. Sir, ang tanong ngayon, nagpapalusot itong si Eric Santiago. Iwan namin, sir, kung anong katungkulan nito sa Napolcom. Ito by coterminous item, appointed lang, o ito by career official. At lumalabas po na maraming mga pagkakataon at mga pictures na involved siya kay James Kumar, kay Jingo Estrada, at sa mga politiko. At kumakalat sa social media ngayon. At yung kanyang ginawang pag-aalibay na may bahid ng pagiging arrogante, na katang-isip lang daw yung conversation ninyo, ay hindi lumusot sa obserbasyon ng committee chairman na si Senator Bato de la Rosa. And it was already a sign na siya po ay may isang attitude ng pagka-arrogante para itanggi ang naghuhumiyaw na mga ebidensyang na ipakita ninyo. How do you would like to react to this? Hinggil po sa naging papel kahapon dyan ni Eric Santiago. Alam nyo, nagpapatunay lamang po ito na talagang may plano. Unang-una, yung ginawa niyang pag-reach out papunta sa akin ay ito yung plan A. Ano? Uh-huh. At yung plan B, ito yung pag-atake sa aking pagkatao dun sa Senate hearing. Yung plan C, ito yung pagsasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ako ay professional liar. Di ba? At yung plan B, kapag nagkabukuhan, ay sasabihin na lang na hindi totoo. Uh-huh. Yun po yun. Kung baga sa ano, talagang napakalinaw naman na mga indicators na pinakikita, yun naman, hindi naman pinanganak kahapon. Uh-huh. At itong mga ginagawa nila ay talagang nakita doon sa mga pattern, ano? Kung paano ako ine-negotiate at kung magkaroon ng failure yung negotiation, aatakihin ako sa Senado para ma-disorient o ma-disorganize yung aking thought pattern. Pero nagkamali sila dahil sa kabila ng mga mga irrelevant issues na ibinabato nila sa akin, sabi nga ni Senator Chis Escudero, yung mga ibang issue na ito, hindi naman kasama talaga yun yung talagang galing sa isang abogado, no? Kaya nga, ako naman, nakita ko naman yung takbo ng investigation, sabi ko nga, yung mga irrelevant issues na ito, walang iniwan ito doon sa umido ng baterya, no? Tama. Kumbaga sa dumi lang. At hindi, walang sustansya. Correct. Wala, hindi makakatulong, ano? Kaya doon lang naman, makikita naman din, sa investigation kasi, number one kasi, unang-una, yung elemento ng krimen o elemento ng kaso. Mm-hmm. Kaya pagka wala naman, hindi na makasama doon sa elemento, wala namang halaga. Yeah, tama, kaya, sir. Kaya kahit anong paninira nila, wala. Kaya nga yung ginagawa nila na sinasabi, pagbabali wala, sabi nga ni Pico, hindi po yun. Dahil yung video nga, no, sabi nga, no, speaks for itself, ano? Yeah. At nakikita naman talaga doon. Hindi naman yun. Malinaw yung mensahe at malinaw yung mga ginagawa nila. May nag-interview sa kanya o sa kanilang grupo na kakasuhan ka daw, sir, ng wiretapping law violation ni Picoy kasi winiretap mo daw at illegally recorded ang conversation. Alam natin na ito ay pananakot. At pwedeng gawin nila kasi may pumupondo sa likod niya at may mga abogadong nagmamaniobra para sa kanya. How do you like to prepare your ground on this? At sinabi ko na rin yan kanina kay Senator Bato de la Rosa. Sir, your reaction? Matagal na nga nilang ginagawa sa akin niya. Kinakasuhan nila ako . Matagal na po. Noong napatanggal na nga ako nila ako sa PDEA . Nasira na nila yung pagkatao ko dahil alam nila darating ang panahon, lalabas itong confidential information na ito, no, yung classified information. Kaya nga, napaghandaan na nila yan. Alam na nila kung anong gagawin nila. Sa akin naman po, nakahanda naman po ako harapin lahat ng ibabato nila sa akin. Okay, very simple answer. And the people are now watching and looking at
sa iyong pong ginagawang pagsasakripisyo. At sabi nga ng ordinaryong mamamayan, hindi ka na mismong tumumbok nito kapag basahin mong comments nila in all threads of conversation, in all platforms, hindi lang sa amin, sa Pilipinas nating mahal, hindi lang po doon sa mga interview ninyo sa iba't ibang media. Very simple ang reasoning ng taong bayan. Kung nagsisinungaling at pera ang habol ni Jonathan Morales, hindi niya kakayanin ang ganitong kabigat na hinaharap na pagwasak sa kanyang pagkatao at sa kanyang seguridad kung wala siyang bit-bit na katotohanan doon sa kanyang mga sinasabi batay sa kanyang direktang kaalaman.